Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my YouTube channel. Eto na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, para magbigay po ng pinaka latest update sa mga kaganapan ngayon, mga kaldab, sa social media. Dalawa po, mga kaldab, ang pag-uusapan natin. Isang medyo nakakalungkot na pangyayari at isang masasabi nating lumabas na po ang tunay kung saan nga po ba talaga nagtagal sa ospital si Mengay. Ito po yung unang picture na nakikita nyo, mga kaldab. Ito po ay kumakalat sa social media. Bagamat may mga pagkakataon po na hindi ko na dapat to, kumbaga, ibigay sa inyo dahil medyo hindi po talaga maganda ang mga sinasabi tungkol po kay Alden Richards. Alam nyo, mga kaldab, may pagkakataon po na lagi ko pong sinasabi sa inyo na kailangan nyo rin pong malaman ang mga update po o mga kaganapan po sa social media, lalong-lalo na po sa mga taong pilit pong, kumbaga, sila na rin po yung gumagawa ng issue para pag-usapan, mga kaaldab. Kasi ito po yung kumakalat sa social media na yung post po ni Alden Richard na sinabayan po ni Ma'am Ruby na ang kanyang comment kilala mo pa ba ako? May pagkakataon po na marami pong nagsabi na kaya daw po ito sinabi ni, dahil hindi nga po raw ito kinamusta ni Alden Richard na nasa ospital pa siya. Hindi po daw katulad ng mga EB Dabber Cards na kinamusta siya. Well, lilinawin ko lang po ito at kaklaruhin po. Base po sa statement na inilabas po ng Itbulaga Management, wala pong katotohanan yung mga aligasyon. Ito po daw ay ginagawa kapag matagal po talaga silang hindi nagkikita. Hindi lang po daw si Alden ang ginaganyan ni Ma'am Ruby. Marami rin po. Ganyan din naman po daw sila Alan Kay at siyempre ang buong EB Dabber Cards. Kaya lang siyempre sa ibang sitwasyon po ng ibang tao, lalo na po yung nagko-question at may hidden desire at gusto po nilang magalit kay Alden. Well, nakakalungkot, mga kaaldab. Nakakalungkot kasi hindi po talaga maganda ang kumakalat tungkol po kay Alden at kay Ma'am Ruby. Nagkakaroon po raw ng hidwaan ang dalawa. O sa madaling salita, mga kaaldab, tampuhan. Ito, mga kaaldab, ang inaayawan po. Lalo na po sa loob ng Itbulaga Management. Pero hindi po natin alam kung sino po yung nagpapakalat ng ganitong issue na porket nagsabing kilala mo pa ba ako, gagawa na agad ng issue, hindi po ba? Ito yung nagiging viral at pinag-uusapan. Pero hindi nyo po alam kung ano po yung talagang buong katotohanan. Alam nyo naman po pagdating po sa mga ganyang bagay, number one si Alden Richards dyan. Kaya imposible pong hindi niya batiin yan. O kaya magpasabi man lang, hindi po ba? Siguro may mga pagkakataon na di-delay lang po, hindi po ba? Kasama mo sa trabaho at madalas mong makita at kumbaga kaututang dila mo, pagkatapos makakalimutan mo. Siyempre may mga pagkakataong hindi po ata maganda sa paningin po ng iba yung mensahe ni Ma'am Ruby. Kaya lang, respeto na lang po, mga kaaldab. Hindi po porket ganun ang salita gagawa na ng issue, hindi po ba? May mga tao talagang maliit na bagay pinalalaki, hindi po ba? O sasabihin nyo na dapat hindi mo na binabalita yan, Mr. Destiny, kasi kumbaga para sa aldab masakit yan, lalong lalo na sa mga Alden fanatics
at siyempre yung mga True-Blooded Aldab Nation. Well, sinasabi ko po ito at binibigay ko sa inyo yung update para may mga alam po kayo na hindi na po kayo kumbaga maghahanap pa, lalo na po yung mga mamis, mga titas, na kapag lumabas po kayo ng bahay o nakipagkwentuhan sa inyong mga kumakumari, nabalitaan mo na ba na nagkakaroon daw ng tampuhan sila Tisoy at si Ma'am Ruby? Siyempre magtatanong ka, ano yun? Hindi ko napanood yun o hindi ko yun nakita. Hindi po ba? At eto po ang channel na lahat po ng latest, masakit man o hindi, para kay Latisoy at Mengay, eh ibabalita ko yan. Yan lang po ang kagandahan nyo sa channel na to. Hindi na po kayo pupunta pa sa social media. Social media na po ang pupunta para po sa inyo. Well, punta naman po tayo sa ating pinaka-last topic. At eto pa ang isa ng pinag-uusapan sa social media. Ang latest post po na kung saan mga ka-Aldab ay nagpapatunay lang po na hinatid po talaga sa Mendoza Hospital si Mengay. Yung panahon po na sinasabi nating 7 months na kumbaga na nanganak po si Mengay. Yan po yung kulang sa buwan na kung saan mga ka-Aldab ay tinuloy po diyan po mismo sa Mendoza Hospital. Ito yung sinasabi natin mga ka-Aldab na yung baby po ay nakaka-incubator. Well, hindi ko po masasabing fake news yan dahil alam po naman natin na in-update ko na po sa inyo yan simula umpisa pa lang. Siguro hindi nyo napanood sa channel na to, eh hanapin nyo po may mga ka-Aldab. May mga video po ako na magpapatunay po at literal po na talagang masasabing 103% na buong katotohanan. Well, ina-update ko lang po kayo doon po sa mga issue na binabato. Ang ibig kong sabihin o ang pinupunto ko mga ka-Aldab, kumbaga dinudugtong ko na po ito. Ito na po kasi yung unti-unting lumalabas ngayon sa social media mga ka-Aldab, na tuloy-tuloy na po at hindi na po talaga papaawat. Kaya nga mga ka-Aldab, gumagawa po sila ng issue para nga po kumbaga mahinto, lalo na po yung nagpapalaganap na naman po na sinasabi nilang andyan si Mr. Quarantine, napakaraming post po, napakaraming comment, eh wala naman po silang matibay na ebidensya. At yung picture po sa video na sinasabi nila at yun po yung pinaninindigan nila. Gaya po ng lagi nating sinasabi mga ka-Aldab, may mga pagkakataon po na hindi po talaga kapanipaniwala, pero bakit ganun? Bakit nagiging topic siya sa social media? Gayong alam po naman ng lahat, especially po doon po sa mga nagmamahal kila Mengay at Tisoy at mismong teller na po ang nagsabi. Pero bakit ayaw pa rin paniwalaan? Doon na lang mga ka-Aldab malalaman at mararamdaman nyo na kung ano nga po ba talaga ang pagpapatunay ng mga isyong ganyan, hindi po ba? Well, kayo na po maghahala mag-comment dyan mga ka-Aldab. Ang sa akin lang po, may mga bagay-bagay po na talagang masasabi natin na 101% na hindi sila pabor sa Aldab. Hindi po ba? Alam nyo mga ka-Aldab, sa dami po ng issue na kinakasangkutan po nila Mengay at Tisoy, eh patuloy pa rin pong maraming nagpo-post. Kaya nga po ginawa nila ng issue yung una kong video pinakita sa inyo kay Ma'am Ruby, para nga po malihis ang topic at yun po yung pagtuunan ng pansin. Hindi po ba? Although sabihin na natin pakana naman niya ng GMA Network na kailangan sabihin niya ni Ma'am Ruby para naman mailipat yung punto. Di po ba? May mga punto rin naman po kasi yung nagko-comment na isa na naman baka ito isa na naman po itong black propaganda para iiwas, ano ba yan? Iiwas mga ka-Aldab yung topic dahil nagbabiral nga at pinag-uusapan online si Mengay at Tisoy, eh gumagawa po sila ng mainit. Pero mo, dalawang issue agad ang ginawa kay Ma'am Ruby at kay Mr. Quarantine. Well, bahala na po kayo humusga mga ka-Aldab. Basta ang sa atin lang, eh gusto ko happy lahat. Kumbaga, yung kahit hindi siya maganda para sa Aldab o pabor sa Aldab,
ibibigay ko po sa inyo. At syempre, dito nyo lang po mapapanood sa channel natin. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.